Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Palang umaga po sa bawat isa, at sa umagang ito ay matutunghayan po natin ang salita ng Diyos sa Exodus 40 verse 17 hanggang 19. Bago ang lahat, tayo po'y manalangin. Salamat po Diyos at gabay at patnubay na ibinigay mo po sa amin. Tuturuan mo po kami ng pag-aaral ng iyong salita at matutunan po namin ang mga nilalaman ng ating Biblia. Salamat po Diyos. Amen. Basahin po natin ang Exodus 40 verse 17 hanggang 19. Ang title po, Moses oversees the assembly of the tabernacle. Verse 17, kaya itinayo ng toldang samahan nung unang araw ng unang buwan, ikalawang taon, iyon nagpalabas nila ang Ehipto. 18, ganito ang tinayo ni Moses ang tolda. Inilagay niya ang mga pundasyon, balangkas, biga at haligi. Verse 19, nilatag niya ang tolda, pinatungan niya ang pangtaklob. Ginawa niya ang lahat ito'y ayon sa inutos sa kanyang Panginoong. Pinangasiwaan ni Moises ang pagpupulong. Ang tabernakulo, salita na nangangahulugang pook na tirahan, tumutukoy din sa isang natatanging kubul kung saan sinasamba ang Israelita ang Diyos. Pagpupulong o kubul ng pagkikita sa isang pook kung saan humaharap ang Diyos sa kanyang mga tao. Moises finished up the work ayon sa inutos ng kanyang Diyos. Ating nakikita ang layout ng tabernakulo. Una sa lahat, nararapat na tayo ay may pagkakilala sa Diyos na nag-aalis ng kasalanan. Pangalawa, ating nakikita na may isang entrance lamang papunta sa toldang samahan o tabernakulo sa bagong tipan o tabernakulo na tinutukoy si Jesus. Ayon sa 1:14 verse 6, sumagot si Jesus, ako ang daan at katotohanan ang buhay, walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ang gusto ng isang tao, sambahin ng Ama ang Diyos na Jehovah, ang dapat niyang kilalanin ang mahalagang papel ni Jesus. Sa ating pagtatapos, si Moises ang kanyang pangunguna ng Israel at nanging kasangkapan ng Diyos upang mga tao ay madala sa lupang pangako. Tayo din sa kaligtasan ng ating natanggap, ang Panginoong Jesus ang ating pangangasiwaan, ang ating buhay na espiritual upang tayo makasama niya sa kanyang muling pagbabalik. Salamat sa salita ng Diyos at tayo po'y manalangin. Salamat po sa salita ng Diyos. Binigyan mo po kami ng kaalaman ng salita mo at gabay sa amin. Salamat po. In Jesus' name we'll pray. Amen. Ako pala si Brother Roberto ng CRC Daughter Church Coordinator. Salamat po sa tinapay mula sa langit. I-like at share ang video na ito. Mapagpala ang lahat na makikinig. Salamat po. Amen.